Si Kibuloy ba ang nag-order ng pagpatay sa mga dating KOJC members? Opo, kasi lahat ng napatay po nila na mga kasamahan ko, tao rin naman po tayo nagkakamali. Papatayin yung mga pamilya nila pag lumabas, pag marami silang alam. Tapos lumabas sila, hindi na sila maaaring makalabas sa ministry, sa poder niya. At saka maraming alam po, yung nakakaalam po sa, lalo na sa pastoral, inner circle, yung mga ganun po. Tsaka mayroon din pong member ng yung sa Angel of Death, yung kasama ko rin po, yung si Simon Tagnipis. Si Simon Tagnipis po kasi, siya yung pumatay kay Jarog. Kay? Jarog po. Jarog? Opo, Jarog. Sino po si Jarog? Duming Jarog. Hindi ako, dato po yan ng Kahusayan. Kahusayan? Sityo Kahusayan ng... Sityo Kahusayan. Opo. Yung sa atayan, sakop atayan ng Manuel Gianga sa Davao City. Sa Davao City, Sityo Kahusayan. Opo. Nakasama ko po yan, open secret na po yan sa security department sa amin na siya yung talagang tumira kay Jarog. Ang security department, ito rin po yung 2nd Metro Davao Signal Battalion. Opo, under po ng security department yan ng kingdom. Kasi more or less 21 department yung nasa loob ng kingdom. May logistics, yan transportation. Opo, logistics kina Mr. Resita o at tiging kayo naman sa security department. Okay. Ganun po yung namin set up po dyan sa loob. Okay. At nung nasa loob po kayo nitong 2nd Metro Davao Signal Battalion o yung security department, meron ba kayong nasaksihan na inabuso o meron ba kayong nasaksihan na sinaktan? Paano yung ginagawa sa kanila? At bakit sa mga balita, usually sinasaktan yung mga miyembro? Maging ako po, hindi po ako exempted sa punishment. Kasi pari nilang sabihin sa akin na sa Bisaya ba, pabadlong yung matigas yung ulo. Tao rin naman po tayo nagkakamali. Lalo na yung sabihin, bawal mag-cellphone, bawal manood ng sine, bawal maglaro ng computer games. Because I was there, 15 years old pa po ako, since 1999. I started yung nag-socialist ako, nagtitinda ako ng puto, kakanin. Okay. Tsaka po, yung mga palo po na sila, yung mga punishment po na sinasabi ni, lalo na po sila ni Ati Gingging, yung naranasan yung fasting, na uso po yan dati. 1999, I was there in Tamayong. Kaya po, totoo po yung sinabi niya, na bawal po talaga silang kausapin. Bawal pong tulungan, bigyan ng pagkain kasi madadamay ka. Tsaka yung hindi naman po sila makakain talaga kasi yung mess hall separate. Nasa taas yung sila, yung mess hall nasa baba. Makikita sila kung kakain. Tama yung sinabi nila, in order for them na mag-survive yung physical nila, inom ka talaga pag naliligo ka. Yun ang testimony din ng mga nakaranas din ng fasting na nakausap namin after nun. Sa akin naman po, yung paluan po, 2013, massive paluan po yun, na pinasuot po kami ng SS, yung orange, yung serpent seed po ang mini. Alam mo yung sa preso? Serpent seed? Opo. Naka-orange kami nun. Tanggap naman po namin yung time na yun kasi akala namin yung siya yung anak ng Diyos, yung talagang tanggapin mo yung punishment mo. Alam niyo po yung parang ang turing sa amin na yung trapo, mas may karapatan pa yung trapo kaysa sa amin. Hindi kami, kahit bata, bawal kaming kausapin, bawal kaming mag-ingay. Yung naisang beses nga, tumawa kami, pinapalo kami ulit. Tawa lang po kasi mabigat kaya yung mag-ano ka ng bato. From gising kami ng 4 a.m., preparation para devotional 5 a.m., tuloy-tuloy na yan, work job, kain, tanghalian, kain lang, isang oras lang yung pahinga. Hanggang alas 10 ng gabi yung namin, trabaho, puro mas overtime. Mas matagal pa sa pagkakaroling atiging na 14 hours. Kayo, 4 a.m. hanggang 10 p.m. Opo, hindi pa po kasali yung devotional. 18 hours, may devotional pa. Bago matulog po, yung mga 11 na po kami makatulog, 11 or 12, ganyan. Ay, wow. Okay, so 16 hours, pwedeng umabot ang isang araw. Opo. Okay, yung mga pagpatay nung 2nd Metro Davao Signal Battalion o yung security department. Opo, kasi yung kay Simon po kasi, nasabi nila sa amin yan. Nasa kausap po si Simon. Opo, way back, hindi ko naalala yung mga taon na yun. Pero sabi niya na kasi may galit daw kasi si Pastor doon sa... yung Jarog kasi yung lupa niya doon ayaw ibenta.
Jaruk, iba, si Jaruk at si Simon Tagnipes ay parehong tao or magkaiba sila? Eh, so bakit kung galit si Kibuloy kay Jaruk, bakit papapatayin si Simon Tagnipes? Ah, si Simon po kasi nung matapos niyang patayin si Jaruk. Ah, siya ang pumatay kay Jaruk. Pumatay talaga. Matapos niyang barilin si Jaruk. Okay. Nagkasama ko siya sa ano, sa QGC compound sa Katitipan. Na kung saan security din siya. Parang normal lang, parang walang nangyari. Hanggang sa lumabas siya, yung paglabas niya po, hindi pa siya nagkaroon ng threat. Kasi nanahimik lang siya nung time na yun. Pero di namin alam bakit few years, ilang taon na, bakit nag-live siya ng Facebook. Against na siya ngayon kay Kibuloy po. Nagdala na siyang Bible, yung against sa doktrina. Sabi ng ano niya, yung mga kanyang pamilya niya, pinuntahan siya doon, nilapitan upang pabalikin. Mm-hmm. Ngayon, ayaw na niya kasi sabi niya, ngipin sa ngipin, mata sa mata. Mm-hmm. Kumbaga, nakasala siya ng ano, nakakuha siya ng buhay, nakautang siya ng buhay ng tao. Kailangan din niya, parang natanggap na niya. Yung na, pagpatay niya kay Jaro. Oo, tanggap na niya na may mangyayari din sa kanya. Mm-hmm. Kaya nga, nag-ano talaga siya, sabi pa ng, kasi magkakilala kami ni Simon eh. Sabi pa nga niya yung ano niya, yung mga kaibigan niya, yung parinti niya talaga, yung kadugo niya. Kamag-anak. Kamag-anak niya. Sabi nga niya na kung saan, magdadala na siya ng Bible. Ganun na po yung ano niya. Kasi parang nagsisisi po siya sa nangyari, nagawa sa kanya. Hanggang sa dumating po yung time na pinatay talaga siya. So, at si Kibuloy ba talaga ang naguutos na pumatay? Baka mga tao lang niya, di niya alam? Hindi naman po namin, kung ako, hindi naman namin gagawin yun kung hindi inuutos mula sa taas. Sino okay. ba kami? Magagalit lang kami sa isang worker, sa isang tao na against sa ministry, na lumabas, galit lang. Pero pag inutos na niya na gawin namin yan, gagawin po talaga namin yun. Okay. Kamusta naman yung pagtrato ni Kibuloy sa mga miyembro? Halimbawa, pag may sakit, pag may pangangailangan ang miyembro, kumusta ba? Pag may sakit po, yun lang po yung ano doon. Kasi kami, ordinary worker, dati yun, nakalarasan ko po nung nakasakit ako ng yun, pneumonia, basal pneumonia. Binibigyan lang po kami ng pamasay, 100 piso, tapos pa-check up sa SBMC, sa yung public ano hospital. SBMC. Tapos, Southern Philippines opo, Medical Southern, Center. Hindi naman sa inaano natin, minamaliit yung SBMC. Maganda naman yung servisyo doon. Pero sa ngalan na nag-solicit ka, nakapagbigay ka ng income, 10 to 15 million every, ano ba yung sinabi kanina? Every yung buong month. Ano, pinag-anohan namin. Yung araw-araw naka-income kami, pag mayroong month of blessings, yung KOH na sinasabi, nakakontribute ka ng pera, tapos nagkasakit ka, i-ano ka lang, i-patch-check up ka sa SPMC. Tapos niyan, ano ka pa sa Lingap? Yung programa po ni ano ni doon po sa Davao, yung Lingap. Pipila ka doon ng ilang oras. At saka hindi po sinasabi, ito yung ano po Madam Show, yung hindi pinapakilala na kingdom kami. Galing kami kay Kibuloy kasi mapapahiya daw si pastor. Kasi mayaman daw. Yung reaksyon ng Tagalingap, malaman nila, uy, Kibuloy, mayaman yan. Bakit kayo nanghihingi ng ano? Eh, yun na nga. So, ayuda. Ganun po yung ano. Tama rin. So, kasi nakaka-generate kayo ng malalaking pera, opo. Pero hindi, kumbaga, katumbas nung yung medical care na nakukuha nyo kapag kayo naman ang nagkasakit. Kung may ibang pangangailangan bukod sa health, ganun din ba yung nangyayari lang? Yung halimbawa po, yung katulogan nga namin, alam po nila General Tori po yun, yung nakapasok sila, Kenil Maranta, nakapasok sila doon yung tulogan ng mga babae doon. Parang dito, malaking ganito, tapos ano na, parang mga sardinas dyan. Tabi-tabi, lahat. Walang ano, walang maayos na tulugan. Kaya kabaliktaran po lahat na nakikita natin sa TV, yung propaganda. Saka yung ano po, yung binibigay sa amin, supply, sabon. Ayan. Yun po, walang, yung honorarium, swerte lang, mabigyan ka. 500 minsan, weekly, or 200. Depende sa tagal mo na sa loob. At sa kabila ng milyones na kinukwota sa inyo buwan-buwan. So pati yung mga higaan, ilang paligo lang kumpara sa kailangang higaan ni Ate Gingging nung may ano lang, bear, tapos o may pako. Ito, very bear din sa karanasan ninyo. Ngayon, Sir Edward, pagkatapos nung
mag-share kayo ng testimonya nyo sa Senado sa pamamagitan ng video noon. Inamin mo na lumapit ka kay Crescente Canada. Yes, kayo po. So, maari mo bang ikwento, Edward, Sir Edward, yung encounter na iyon? Opo, ganito po yan. Di ba po, yung last December, opo, nag-ano po tayo ni attorney, yung nag-ano kami, yung about po sa ano, yung coming na ano hearing. Opo. Eh, gaya po sinabi ni ano ni Yulia, kahit nila po ni Tigingging, lahat kami dito, loyal at committed po kami lahat. Mm-hmm. Naniniwala kami na anak siya ng Diyos, glorified body. Kahit na lumabas ka, dahil parang doon ka na lumaki, yung mundo mo doon na umikot. Doon na umikot yung mundo mo. Tapos pag na anuhan niya na nalaman mo na para sa isip mo na siya na talaga yung daan at katotohanan kahit nasa labas ka, maano ka, magkaroon ka ng takot, baka mamatay ka, tapos siya yung harapin mo. Kung ganun po yung nararamdaman namin. Kaya nung time na yon, uso yung pinalabas na nag-glorified na raw si Pastor. Yung time na yun, hindi na siya nagpapakita gaano. So, lumapit ako ngayon kay Enteng Canada po, Crescente, sa Barangay Hall. Kasi baka sakali ako na totoo nga si Pastor, ano ko talaga, nakadecide talaga ako na lumapit. January 16 or 17, kung hindi ako nagkakamali. Nitong taon. Kumbaga, pagtatridol po yung gagawin ko, yung ganun. Kasi isusuka ko yung mga contact na staff ninyo. Gagawin ko talaga yon kasi parang na-feel ko na totoo talaga to si Pastor. Parang, Lord, patawad po kung kagalon ako, nakakontak ako sa kanila, nila Arlene. Ganun pong na-feel ko kasi I've been there for 20 years. Tapos yung, wow, yung faith mo, yung alam mo na lumaki ka sa isang religiosong pamilya. Yung ganun po. Tapos paglapit ko po nung time na yon, buti na lang, may sinabi si Inting, bago ko na ibigay, buti na lang, hindi ko na ibigay yung number. Hindi kasi siya nag-ask nung una. Unang ginawa niya, nag-usap kami, fellowship, ang ganda ng fellowship. Ito, ganyan talaga yung sa kingdom, buhay ni Pastor, ganyan. Bigla na ang kalagitnaan, na iba yung usapan namin. Ba't naman kasi kayo pumupunta dyan? Ba't naman kasi kayo nag-testimony dyan? Hindi mo alam. Baka may riding ang tandem na paglabas mo. Ganon. Riding tandem. In tandem. Yung bang sabi niya sa akin, baka may riding in tandem. Ano pang isinabi niya sa iyo? Tapos silang bayon daw, yung silang bayon po, yung military po na ano namin, yung naka-DS po kay Ibuloy, sabi niya, ba silang bayon, bago lang may pinatay. Anong pangalan nun? Lambayon po apelido. Lambayon. Parang Dino ata yung pagkakaalam ko. Nilo Lambayon. Dino. Dino Lambayon. So anong nung sinabi ni Mr. Canada yan, Enteng Canada, na isang riding in tandem lang yan, tama ba na tinanong niya sino yung kausap mo sa mga staff ko? At nung binanggit niya yung riding in tandem kaugnay ng mga staff ko, ano yung pagkaintindi mo sa tanong na yon at sa sinabing iyon? Ang pagkaintindi ko po na maaari kaming ipapatay kung papatuloy namin itong ginagawa namin. Kasi pagbanggit niya na silang bayon, doon po ako na ano, medyo na, kasi silang bayon po kasi, kasama ko yan sa Julo na nang haras doon sa mga, yung mga native doon, yung mga nakatira sa Julo. Ang mga lumad? Lumad po. Uh-huh. Pumunta nga, yung ebidensya, marami tayong ebidensya. Uh-huh. Yung si LJ Lindaan, yung sa JMA News, pumunta doon. Yung si dating chief ng Tibungko at Tugbok, si Alcala ba yun na ano, pumunta din sa amin, interview. Uh-huh. Ako yung kaharap. Uh-huh. Yun po yung mga ano, yung kasi silang bayon po kasi, nag-alias pa nga siya noon, alias Rico, tapos naka-wig siya. Alias Rico? Oo, oh, ginamit niya doon sa ano, Julo. Uh-huh. And kanina nung Sir Edward, nung binabanggit niyo sina Simon Tagnipes at Jaruk, may binanggit din kayong usapin ng lupa. Ito rin ba ay kaugnay ng mga hinaras na mga lumad? Or opo, opo, kasari na yan sa Julo, buong ano ng Tamayo. Jolong. Julo, Sitio Julo. Sitio Julo. Opo. Okay. So. Okay, so yung encounter nyo, yung pag-uusap nyo kay Mr. Canada ay may ganong parang banta na ang dating sa inyo, pwede kayong ipapatay dahil binanggit yung riding in tandem. Pati nung tinanong niya sa inyo,
yung staff ko, binanggit din yung riding in tandem. Ano yun? Pati staff ko, binabantaan nila? Hindi po. Ah, hindi naman talaga direct na banta. Pero ano lang, parang ano lang ba, yung ano yung kapag ano ka dyan, iniksian lang. Ah. Na ano, mayroong landing in tandem. Mm. Kaya na ano po ako, natakot din po ako nung sa mga kasamahan ko na staff. Kasi, konsensya ko rin naman kung ibinigay ko yung numbers. Yan, nirason ko na lang na, ay, nga na, iwan yung ano ko, sa ibang isa, nandoon sa isang cellphone ko yung ano, makontak. Kasi nagmamadali akong pumunta dito para makausap ka. Kaya, alam nyo po ba, pinag-isipan ko yun bago pumunta doon. Nagdalangin talaga ko, Lord, kung kalooban mo na totoo si Pastor, magaganap talaga ito, mangyayari talaga na babaliktad talaga ako. Buti na lang, naka-mention siya nung time na yun. Parang yun na yung ano ko eh. Alam mo yung masaya ka, nag-usap kayo, fellowship, tapos biglang gumagano, kumambyo. Yung saya mo, nabaliktad, na ano, na, uy, di, parang ano to ah. Iba. Iba na to ah. Mayroon namang inutusan nga si Simon. Kaya lahat ng napatay po nila, na mga kasamahan ko, sila Simon Tagnipis, na Nanay Elsa Bolivar, si Raymond Pasyol, naano po, naaalala ko po doon sa ano ko, yung na-recall ko ba, sa isip ko, bida to ah, yung kawawa, yung mga kasamahan ko. Si Elsa Bolivar na binanggit din ni Ate Gingging kanina, yung senior citizen. Opo. And then binanggit nyo ngayon si Raymond Fasyol, na binanggit mo rin dati sa opo, video opo. Opo. Interview nyo. Marami ba to yung mga pinapapatay, no? Actually, mayroon pa pong mga iba dyan na hindi ko po minention. Baka ano na po yung magsabi. Opo. Mga ilan po sa pagkaalam nyo? Kaalam ko po, mayroon pa nga yung pastor under investigation po. Yung isang pastor na okay. Ano pa po, yung si Dishera, yung apelido Dishera. Worker din po yun dati. Uh-huh. Member o worker yun siya. Kung hindi mo kasi maano, kahit sabihin mo na, ano po, Madam Chair, bakit mga member o mga worker, parehong ikinamatay, pwede namang magkasakit yung isa, nabunggo ng tricycle yung isa, pwede naman yun, bakit puro baril? So panay baril ang, o, pagbaril panay, ang ikinamatay? Panay puro pagbaril yung pag, ano, yung kinamatay ng mga, ano, coincidence talaga. Tapos kung mag-iimbestiga kayo doon sa, ano, mayroong pool guy, yung mga ganun po. Okay. So may mga fall guys pa. Na, ano, manahuli. Okay. Tapos hindi naman pala yung ano, yung totoo, kumbaga hindi alam ng pamilya na may nahuli na pala sa ano, sa mga suspect, yung ganun po na ano, sinikreto ng police station. Okay. Alright. Dagan salamat, Edward. Paki-stay on para sa rest ng hearing natin. Oo. Pero magiging mas conscious pa ako sa oras dahil mga kasama, dear colleagues, signal number 2 na po sa labas. Okay. So, Sir Joar Martinet. Yes po. Olimba. Opo. Okay. Salamat kayo. Sir Joar, so para lang maalala namin ulit, mari mo bang ikuwento ng maiksi kung paano ka naman naabuso? Opo, Madam Chair. Good afternoon sa lahat. By the way, ako pala si Joar Olimba and Iki alias Jerome. Ako po isang full-time worker sa under po ng logistic department na wala ibang ginagawa, magtinda, mag-solicit sa lahat ng Metro Manila at buong NCR. Ako po, dinaritso ko lang po kasi na ano ko na po ba, di ba? Apo. Yung ano na lang, nakaranas po ako ng karumal-dumal na ano, sa loob ng ano, compound, the Kingdom of Jesus Christ, doon po sa ano, Baliches, sa Oyo, Quezon City. Ako po ay nakaranas ng karumal-dumal na self-torture po na utos po ni Pastor Kibuloy. Sa kasalanan po, nanood lang po ako ng sine at saka nagka-girlfriend na tagalabas. Ang sabi niya po sa amin, true calling po yun, hook up po ang tawag noon. Sabi niya sa amin na lahat kayo, ang gagawin niyo, iuntog niyo ang ulo niyo sa Father. Hindi kayo titigil hanggat hindi kayo hihinto. Hindi nagdurugo. Tapos po, suntok namin yung kamay namin, hindi kami titigil hanggat hindi magdurugo. Tapos, mayroon pa nga ako mga katibayan dito, Madam Chair, na sa kamay ko, may mga pasa pa, pati dito sa ano ko, noo ko. Then that time, meron ding nagdala sila ng ano, yung mga dinikdik na sili, tapos pinapalagay sa amin, sa aming mata, bibig, at buong ari namin. At pagkatapos nun, hindi namin alam kung anong mangyari sa amin. Sabi na lang sa sarili namin kasi faithful pa kami ni Kibuloy nun eh. Para sa ama to.
Sabi na lang, sabi ng kasamaan ko sa isa doon, hindi na pala langit to, impyerno na pala to. Yun ang sabi ng kasamaan ko noon that time. And that time, hindi pa nakontento. Pagkatapos, after 2 weeks ata, dinala pa kami sa ano, doon sa Guadalupe. Pinatrabaho kami ng ano, walang permit, yung building niya, yung ginagawa niya ngayon is MNI. Kami pinakauna nagtrabaho doon. Tapos binigyan lang kami ng 2 damit. Yun lang, palitan lang. Trabaho kami noon. 2 buwan yata kami nagtrabaho doon. Doon, pagtatrabaho namin, para sa ama din. Yung ginagawa namin kasi para sa ama. Nagdadalangin din kami. Pero that time, was time na ano, sa katagalan namin magtrabaho doon, naisipan namin parang hindi na yata tama to ah. Diba? Patatrabuhin ka na walang permit, tapos bawal kami magtrabaho ng umaga kasi bawal nga, kasi walang permit. Gabi kami, madaling araw, hanggang umaga, alas 6 kami magtrabaho. Lahat ng mga kwarto doon sa building na yun, binabar daw namin, ginagamitan namin ng hammer. Yun lang ginagawa namin, ilang taon yun, ay ilang buwan. Kaya pagkatapos noon, naisipan namin siguro na, sa nag-isipan namin na tumakas na lang, wala kaming pira noon eh, that time, di ba? Wala kaming damit, 2 days lang, di ba? Ang ginawa namin, meron kami nakukuha ng mga ano doon, mga bakal, Madam Chair. Mga bakal, tapos meron kaming ano doon, kaibigan sa labas kasi hindi kami makalabas eh, kasi meron kaming gwardiya, 2 eh, may mga armado eh. Mga armalite pa yung mga baril. Wow, long arms. Naka-uniform pa na task force, ano, Davao, that time yun. Task force Davao sa Guadalupe, sa Makati? Opo. Pagpanis din namin doon sa Oyo, meron din ano, mga 2 armado din. May mga baril din. Hindi kami makalaban, kaya para sa ama na lang yung ginagawa namin, yung punishment namin. Hindi ako makapaniwala yung ganun yung punishment namin eh. At paano mo nakumpirma na si Kibuloy mismo ang nagpapayag or nagpagawa ng ganong torture sa inyo, yung pag-untog ng ulo, pagsuntok ng kamay, paglagay ng sili sa sensitibong parte ng katawan? Siya po talaga nagsabi kasi that time nasa Amerika siya noon. Kapag kasi that time noon, ano yun, MOB, month of blessing niya noon eh. Tapos lumit yata yung kita, kaya galit na galit siya. Kahit minor lang yung kasalanan namin, yun ang for the first, hindi kami kapaniwala, yun yung sinabi niya na bakit ganun yung ano, punishment namin. Kasi kadalasan yung punishment namin, ano lang eh, yung sinasabi natin, yung fasting lang, or di, ano, palo sa puwit, di ba? Hindi, naisip namin, para naman to ano, fraternity, di ba, pag ganun. That time, tinawag kami lahat, pinaakit kami sa taas, lahat ng may mga kasalanan, Madam Chair, pinaharap doon sa ano sa altar. Katapos tumawag si Kibuloy through calling, hook up, tapos yung ano cellphone tawag siya, tapos kinoconnect sa speaker para marinig namin lahat. Tapos binabanggit nila yung lahat ng mga kasalanan namin isa-isa. May naglalaro lang ng Dota. Tung sa akin noon, nanligaw lang ako tapos nanood ng sine. Samantala sila nanonood pala sila ng sine sa Amerika every day. Hindi ba? Sabi ni Ate Ginding. So narinig nyo talaga siya, yung boses niya na mag-utos ng ganyan yan, mga torture. Palagi yan, Madam Chair, kasi hindi na bago palagi. Kasi palagi din ako na hook up niya dati kapag nakakasuntok ako ng guard sa mall, kapag nagtitinda ako, kasi nagagalit ako eh. Nagagalit ako sa mall kapag nahuhuli ako tapos sasabihin ng guard, Kibulo yan, siyempre. Magpakamatayan kami para sa kanya, di ba? Ihanda namin, buwis namin ng buhay para sa kanya. Ayaw namin, kasi yun ang utos namin, hindi dapat maano si Kibuloy. Hindi siya masali sa anong ginagawa namin na paghahanap ng pera, di ba? At tama ba, Sir Joar, yung balita namin na pagkatapos lumabas yung video testimony mo nung sa nakaraang hearing, ay kinasing yung maliit mong karinderya? Opo, meron kasi. Tinanong ko po yung may-ari ng... Hindi to kasi pagkatapos hindi ako umuwi doon kasi natakot na ako eh. Tinawagan ko 'yun ng ano, yung may-ari ng inaupahan ko doon sa karinderya ko. Sabi sa akin, "Huwag ka muna po umuwi dito kasi mayroong mga tao dito nagpi-picture." Tapos naghahanap saan daw ako. Kaya hindi na ako umuwi. So, yun lang, hinanap ka by name. Oo, yun lang. Okay. Pero hindi ko naman sabi kung sila 'yun. Okay. Okay, salamat kayo. Salamat, po, Sir Joar. At ngayon gusto ko rin matanong si Ms. Jocelyn Mondejar. Ms. Jocelyn, tama ba na yung anak mong minor ay dating miyembro ng KOJC? Yes po, Madam Chair. At yung anak niyo po, siya din po ba ay pinalimos ng KOJC? Yes po.
Okay. So, bakit mo siya kinuha sa KOJC, yung anak mo? Gusto ko po sana umpisahan yung anak ko. Yes, sige po. Briefly kung maaari. Sige po. Mapagpalang araw sa ating lahat po. No? Gusto ko lang itong i-share, hindi dahil galit ako. Kasi napakabuti ng Diyos sa akin ngayon. Simula nung nag-withdraw ako ng loyalty, nagpaalam ako sa office ni Mr. Kibuloy dito sa May Angono, KLC. Last year, nagpaalam ako na mag-withdraw ako. Kasi ayoko na magsimba pa dyan or maniwala, magiging patuloy na maging sympathizer kung nagdududa na sa ako sa kanya. So, nirespeto ko pa rin yung ministry niya. Nagpaalam ako. Tapos yung, dati po akong full-time din, 1993. Katulad din ng iba, ginawa din kami taga-produce ng pera tapos sa paglilimo sa iba't ibang paraan. Ako, umaakyat ako ng bus. O gamit yung mga iba-ibang association, lahat-lahat na lang ginawa namin. 2021, November 25, lumabas ako kasi nagkaroon ako ng ulcer. Kasi 1999, naranasan ko din yung parusan dry fasting. From Cagayan, pinapunta ko ng Davao for dry fasting, 7 days, nang hindi ko din alam kung bakit. Wala nang nagsabi. Until now, naraan ko pa yun. Yun ang ano ko ngayon. Kasi nagkaroon ako ng ulcer nga hanggang ngayon, ano ko pa rin yan. Yung pa rin ang sakit ko. Tapos, year 2021, April, naimbitahan yung anak ko na 13 years old. Actually, tatlo sila. Uh-huh. O yung kasama dun yung anak kong 13 years old sa Angono KLC para daw sa preparation for youth camp practice. Tapos, pinayagan ko lang kasi mas gusto ko kasi bilang isang ina, gusto mo mga anak mo mapalapit sa Diyos para hindi mapariwara. So, pinayagan ko. Nagulat ako, dumating yung gabi, yung dalawang anak ko na lang ang nakauwi. Yung panganay ko tsaka yung sumunod ko sa bunso. Yung 13 years old ko, hindi nakauwi, hating gabi na. So wala akong alam. Inano ko yung ministro nila assign kung nasaan. Tinanong ko through chat. Hindi rin niya alam. Tapos nalaman ko na lang sa may kapitbahay ko na member din nila na dinala pala yung anak kong 13 years old sa tinatawag nilang glass house. Mm-hmm. Itong glass house na to, ito yung dinadalhan nila ng mga young people na nare-recruit nila for training sa logistics, yung pagtitinda. Doon nila dinadala sa glass house. Exclusive yun sa mga young people. Doon nila dinadala. Tapos hindi ko kaagad na wala akong means of communication sa anak ko kasi wala naman siyang cellphone. Tapos after 3 days, sa pangungulit ko doon sa ministro nila, nakausapin ko yung anak ko. Nakausap ko siya sa cellphone through sa youth leader na na-assign si Rima Fauni, yan. Tapos yun na nakausap ko siya, bigla akong nagulat dahil ang nag-iba yung salita niya. For a 13 years old, nagulat ako. Mama, hindi na ako mag-aral kasi babalik na ang Panginoon. Tapos si Pastor Kibuloy mag-glorified na. So nagulat ako kasi bagong member lang yung 13 years old ko at that time. Masipag yun mag-aral. Talaga sobrang sipag niya mag-aral. Nagulat ako, ganun na ang salita niya. Tawag dito, sabi ko, anak, ganito yan kasi dati akong worker dyan, so alam ko. Kahit pa mag-glorified si Pastor Kibuloy or bumalik ang Panginoon, magpatuloy ang mundo, hindi totoong matunaw ang mundo. Kailangan mong mag-aral kasi yun ang tama dahil minor ka. Tapos hanggang sa, hindi ma, ito na yun, ito na yung ano ko, ito na yung gusto ko. Magtinda na lang habang buhay para sa anak, para kay Pastor Kibuloy, kay gusto daw niya makarating sa seventh heaven. So, ibig sabihin, sabi ko, nak, mayroon nagsabi sa'yo. Kasi hindi mo alam yan eh. Bakit mo masabi? 13 years old ka lang. New convert ka lang. So, mayroon nagsabi sa inyo, sa'yo niyan. Ayaw niyang aminin. Tapos sabi niya, Mama, hanggang sa, lagi kong ini-insist sa kanya, Madam Chair, na, anak, mag-aral ka, sige, kung gusto mo dyan, maglingkod ka dyan, maging alay ka ng buhay mo sa, kay Pastor, through Pastor Kibuloy, mag-aral ka talaga. Ang sabi niya, Mama, ang sabi niya, pinaka worst na sinabi ni isang anak sa isang ina. Mama, hindi naman talaga kayo ang tunay na may-ari ng buhay namin. Ginamit lang kayong instrumento ng Diyos para mailuwal kami. Pero ang nagmamay-ara sa amin si Pastor Kibuloy, ang anak ng Diyos. Sobrang sabi ko na sabihin mo kasi pupuntahan ko yung sinong nagsabi sa iyo nang ayaw niya talagang sabihin. Tapos I
ayun, okay na. Actually, Miss Jocelyn, talagang, I mean, sa puntong yan, talagang napakasakit marinig at nakakabahala sa isang ina. Pero baka senyales din ito na kailangan din natin pagkatapos nyo ngayon marinig si Mr. Kiboloy at marinig si na General Torre bago lalong sumama yung panahon. So, kung maaari ko kayong pasalamatan sa punto pong ito, pero kung mayroong pang mga tanong, mamaya please stay pwedeng, last na lang, inanong ko na lang po, patuloy po. Ms. Jocelyn. Kasi dito po, nagpatuloy na siya doon, tapos dahil sa ano ko na ipag-aralin siya, dito ang pinakamalaking problema dahil pinike nila yung pag-aaral ng anak ko. Kinuha nila yung report card, previous report card ng anak ko ng grade 8, tapos PSD. Kunyari, in-enroll nila. Pero sa isip ko bilang isang ina, paano ang isang bata nakakapag-aral ng mula umaga hanggang gabi, madaling araw, nagtitinda ng otak? Di ba hindi ano yun, hindi dapat? Paano makapag-aral isang bata? 13 years old lang yung anak ko. May sakit pa siya sa baga kasi may hinang baga noon. Lagi kong sinasabi, may sakit sa baga ang anak ko. Tapos ma'am, nung time na sinasabi nila na ini-insist ng youth leader na nag-aaral yan te. Ito yung Rima Fauni. Opo. Pati yung dalawa yan sila, ma'am, si Carla Guillermo. Mm-hmm. Oo. Okay. Tapos ma'am, nagpatulong ako sa teacher niya dati, grade 7. Ma'am, pakitrace kung talagang ba na-enroll ang anak ko. So, sabi ng teacher niya, ma'am, kahit saang school, wala siyang makitang pangalan ng anak ko naka-enroll. Pero sinabi niya naka-enroll. Tapos nung time na nalaman ko yun, ma'am, pinagpursigya ako. Sabi ko, pupuntahan ko yung hideout nyo kasama ang DSWD at DepEd. May kausap na ako. Mm-hmm. Siguro sa takot nila, ma'am, ang iskandalo, hinatid nila yung anak ko sa bahay. Ay, so pagdating, ma'am, pagdating nun sa amin na, to make the story short, yes, Nakauwi ang anak ko. Dahil siguro nabilitan sila. Pag-enroll ko, ma'am, ng grade 9, sinubukan ko i-enroll ulit sa grade 9. Mm-hmm. Kahit sinasabi nila na na-enroll sa grade 9, sinubukan kong i-enroll sa grade 9 para makita ko kung anong reaksyon ng bata. Kasi kung totoo nag-aral siya, i-ano niya ako, mama, hindi, kasi na-enroll na ako doon, nag-aral ako. Wala siyang kahit anong reaction, ma'am. So na-confirm ko na hindi talaga siya nag-aral. Okay. Tapos salamat, isa pa, ma'am, Ms. Jocelyn. Pinatanong ko po sa teacher, pina-interview ko, ma'am, siya sa teacher. Kung nag-aral ka, sino ang teacher mo, kung online man, o sino ang principal mo sa JMC? Ma'am, wala po siyang alam. Wala po siyang alam. Okay. Maraming salamat, Ms. Jocelyn, at talagang mabuhay kayo sa pagkuha, no? Yung matagumpay na pagkuha nyo sa anak ninyo. And salamat din sa pagbanggit sa DSW at DepEd dahil mamaya may itatanong din tayong kahit mabilis sa kanila dun sa pag-rehabilitate ng mga bata na kinuha na ng magulang o ng gobyerno sa KOJC, kaugnay ng moving forward natin mula sa itong napakarami at matitinding problemang naiimbestigahan natin dito. Maraming salamat, Ms. Jocelyn. Paki-stay on sa hearing natin in case may iba pang mga kaugnay na tanong. Maraming salamat.